Ang lahat ay inaayos na ni Melissa. Pabalik na kasi siya ng Pilipinas at sabik na rin makita ang kaniyang pamilya. Hello, Nay. Opo, bukas na po ang flight ko, pauwi dyan sa Pinas. Opo, marami nga po akong pasalubong sa inyo. Si tatay po, kamusta? Ayos naman siya, anak. Ikaw, mag-iingat kang mabuti, ha? Palagi kang magdarasal. Gabayan ka nawa ng may kapal sa iyong biyahe. Tugon naman ang kaniyang ina. Matapos ang usapang yon, ay agad na niyang inihanda ang kaniyang mga gagamitin para sa pag-alis. Isang caregiver si Melissa Mendez sa bansang Canada. At bukas ang flight niya pa uwi ng bansang Pilipinas. Alam niyang ilang buwan na lang ang ilalagay niya sa pagbabakasyon niya. Kaya naman, doon pa lang ay inaayos na niya at pinaplano ang mga gagawin niya pag uwi niya sa kanila. Samantalang isang malaking paghahanda na rin ang ginagawa ni Andrew. Pauwi na rin siya sa bansang Pilipinas para sa pagdalo niya ng isang malaking pagpupulong. Ilang araw na lang ay inaugurasyon na ng kaniyang ama bilang gobernador ng isang lalawigan sa sariling bansa. Nais ng kaniyang mga magulang na masaksihan niya ang magaganap na yon dahil balang araw ay siya ang susunod sa mga yapak ng kaniyang ama. Lahat ay nasa maayos ng kalagayan sa loob ng eroplano. Madalas pa nilang marinig ang mga paalala para sa mga pasahero na naroon. Si Andrew ay nasa first class na bahagi ng eroplano, samantalang nasa economy naman si Melissa. Ilang minuto pa at naghahanda na rin sa pag-alis ang eroplano. Siya ay nakaupo sa kaniyang pwesto habang may takip ang mga mata at may nakalagay na earphone sa kaniyang mga tenga. Naiigalaw pa niya ang kaniyang ulo dahil sa nakakaindak na tugtuging siya lang ang nakaririnig. Ilang minuto na rin nasa himpapawid ang eroplano. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ay bigla na lang nagkaroon ng problema ang eroplano. At yun ay tuluyang nag-apoy at sumabog. Sa isang iglap lang, ay napuno na ang mga telebisyon at pahayagan ng isang malaking balita. Taong 1999 nang maganap ang pagsabog ng isang eroplano at isa sa anak ng gobernador ang naroon. Naging maingay ang balitang yon. At halos lahat ng mga tao ay nagdalamhati sa pangyayaring yon. Halos walang maitalang na buhay. O kung meron man, aabuti ng napakatagal na panahon bago nila malaman kung mayroon pa nga bang nakaligtas sa nasabing pagsabog. Isang malakas na pagaspas ng hangin at ugong ang tanging tunog na nag-iingay sa kaniyang pandinig. Kasabay noon ang panakanakang paghampas ng alon ng tubig sa kaniyang muka. Nakadapa siya at unti-unting iminulat ang kaniyang mga mata. Nang masilayan niya ang liwanag, mabilis siyang napabangon at napaupo sa buhanginan. Inilingalingan niya ang kaniyang paningin at napapahawak sa batok dahil medyo nakaramdam siya ng tila pananakit noon. Ramdam rin niya ang sakit ng katawan at tila nabugbog na kalamnan niya, dulot marahil ng pagbagsak ng eroplano at doon siya napadpad sa isang hindi kilalang isla. Hindi niya alam kung nasa ang bahagi siya ng mundo, kung anong lugar yon, at kung malapit na ba yon sa bansang Pilipinas. Tumayo siya at lumakad kahit na hindi niya alam kung saan siya pupunta. Nakakita siya ng mahabang sanga. Ginamit niya yon para isulat ang salitang help sa buhangin upang makita ito ng mga taong maaaring naghahanap sa kanya. Naniniwala siyang hinahanap siya ng mga magulang, kahit na walang katiyakan kung buhay pa nga sila at kung may maghahanap sa kanila. Pakiramdam niya, napakalayo ng binagsakan niya sapagkat wala man lang siyang makitang bakas ng anumang bagay na nanggaling sa eroplano. Naisip niyang maaring tinangay lamang siya ng alon ng dagat at pinalad na makaligtas. Ilang araw at ilang gabi na siyang nagugutom at hinang-hina. Hindi niya alam kung anong pagkilos ang kaniyang gagawin. Wala siyang alam sa buhay dahil pinalaki siyang sunod ang lahat ng layaw niya at palaging may sumusunod sa mga utos niya. Ngunit sa pagkakataong iyon, lahat ng utusan niya, hindi niya alam kung nasaan, kung may nakaligtas rin bang tulad niya. Nakaligtas nga ako, pero parang ilang araw na lang ang ilalagi ng buhay ko sa islang to. Hindi ko alam kung papaano ako mabubuhay. Salita niya na ang kausap ay ang kanyang sarili. Habang naglalakad-lakad siya sa buong isla upang makahanap ng makakain,
nakakita siya ng puno ng saging. Kaya agad niya yung pinilit kuhanin. At isang puno ang pagkakaalam niya ay fig tree ang pangalan. Alam niya rin nakakain ng prutas na yon. Kaya naman kinuha na rin niya ang mga bunga noon. Naisip niyang dahil sa malalaki ang bunga ng fig tree, maaaring nasa bahaging China siya. Lumipas pang muli ang dalawang araw. Sa paglalakad niya sa kabilang dako ng isla, nakita niya ang isang tao na nakahandusay sa dalampasigan. Hindi niya alam kung babae o lalaki sa una niyang tingin. Kaya dali-dali niyang nilapitan at nang maitihaya niya ito, nalaman niyang isang babae. Nakita niyang may suot itong kwintas na may pendant na pangalan. Melissa? Banggit niya sa nakaukit sa pendant. Dinala niya sa tuyong bahagi ng islang dalagang natagpuan niya at doon inihiga sa ibabaw ng dahon ng saging. Walang kahit na anong magagamit para maging maayos ang kanilang sitwasyon. Basta araw-araw ay nananalangin siya na may dumating na tulong. Naramdaman niyang may lagnat ang dalaga, kaya naman sinikap niya itong pakainin. Nang gumabi naman, nakita niyang giniginaw ito. Wala naman siyang telang ipangkukumot man lang sa katawan ng babae para maibsan ang panginginig nito. Nahihiyaman siya, iniyakap na lang niya ito upang kahit paano ay mabigyang init ang nilalamig nitong katawan. Kinaumagahan, nagulat pa siya nang bigla na lang siyang itulak palayo ng babae. Sino ka? Bakit mo ako niyakap? Manya ka ano? Sabi pa nito sabay tulak sa kanya at umaatras ito habang yakap ang sarili. Anong ginawa mo sa akin? Nanlalaki ang mga mata nitong tanong sa kanya. Napapakamot naman siya ng batok. Ako si Andrew. Ikaw si Melissa, tama? Paniniguro pa niyang tanong sa dalaga. Paano mong nalaman? Stalker ka no? Nanlalaki pa ang mga mata nitong naibulala sa kanya. Sabay muling niyakap ang sarili. Nagpapalingalinga sa paligid. Sa palagay niya ay hindi pa nito nare-realize na nasa isla sila. Hello? Nanaginip ka pa rin ba? Anong feeling? Kasi ako hindi ko magawang managinip lately. Napapatawa at buga ng hangin niyang sabi sa weirdong babae. Naisip niyang sa dinami-dami ng tao na maaaring mapadpad kasama niya sa islang yon, bakit ito pang weirdo pa yata ang napunta doon para makasama niya. Lord, alam ko naman po na no man is an island, pero pwede po bang mag-request ng iba? Yung matino naman po. Aba, hindi po yata biro ang malagay sa ganitong sitwasyon. Huwag naman po sa ng baliwang babaeng to. Sambit niya sa kaniyang isipan na hindi niya namamalayang na isa sa tinig na pala niya. Anong binubulong-bulong mo dyan? Naririnig kaya kita? Sambit pa ng babae. Ah, nasa tamang pag-iisip ka pala. Ang akala ko kasi, baliwang napunta rito. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinadalhan niya ako ng taong matino naman ang isip. Kasi ako malapit ng mabaliw. Napapatawa niyang sabi. Kahit papaano, nais na lang niyang idaan sa biro ang kakaibang nadarama niya. Aba, dapat kang magpasalamat dahil ako ang ipinadala sa iyo. Paano ko na lang kaya kung wala ako? Napahalukip-kip na sambit ng dalaga. Medyo nayabangan naman siya sa inasta nito. At hindi pa nga nagpapasalamat sa kanya sa ginawa niyang pagliligtas dito, siya pa ang inuutusang magpasalamat. Teka nga muna. Ikaw ang dapat magpasalamat sa akin. Ang taas ng lagnat mo kagabi. Kung hindi kita niyakap, maaring patay ka na sa sobrang lamig. May halong pagyayabang na nasabi niya sa dalaga. Talaga? Kaya ba niyakap mo ko? Natanong nito sa kanya. Sabay tumayo sa pagkakaupo at patuloy na inililibot ang paningin sa paligid. Oo, hindi ko sinadya yon. Kaya huwag kang mag-isip ng masama. Sabi na lang niya sa takot niyang pag-isipan siya nito. Ah, sige, hindi ko iisipin yun. Pero aminin mo sa sarili mo na may nararamdaman ka habang yakap mo ako sa loob ng isang buong magdamag. Tila kinikilig pa itong imunestra sa sarili ang pagyakap. Nawiwirduhan na talaga siya sa babae. Akalain ba niyang nagagawa pa nitong magbiro o umakto ng ganun sa sitwasyon nilang yon? Okay ka lang ba? Hindi kaya dahil sa taas ng lagnat mo kagabi na wala ka na sa katinuan? Napapakamot ang noon niyang tanong sa dalaga. Malakas namang natawa si Melissa. Tapos noon ay bigla na lang naiyak.
At maya-maya pa nga ay pumapalahaw na ito ng iyak. Naloko na, sambit pa niya sa sarili habang pinagmamasda ng babaeng umaatungal sa lakas ng iyak nito. May kalahating oras na itong umaatungal, kaya hindi na siya nakatiis ay sinaway na niya ito. Kung mamalasin nga naman, pabulong pa niyang naibulalas. Tumigil ka na nga, pwede ba? Bulyaw niya sa dalaga dahil naririndi na siya sa lakas ng pag-iyak nito. Bakit? Kahit naman magwala ako rito, wala namang makakarinig sa akin. Kahit na sumigaw pa ako ng rape, help me o anuman. At bakit ka naman sisigaw ng rape? Napatayo siya at tila nag-init ang mga dulo ng tenga niya sa narinig na lumalabas sa bibig ng babae. Tila naiiskandalo siya. Hoy, huwag kang asyomera. Hindi kita pagnanasaan. Talaga? Bigla na lang itong nasabi, sabay tumawa ng malakas. Oo, ano bang akala mo sa akin? Papatol kung kani-kanino? Hindi naman porket ikaw lang ang babae sa paligid ko, ipapatol ako agad sa'yo. Sambit niya sa babae. Bahala ka. Paano kung forever na tayo rito? Nakanguso pang sabi ni Melissa habang itinukod ang dalawang kamay sa buhanginan at itinangala pa ang muka at dinama ang simoy ng hangin. Ano ka ba? Tao ka ba? Bakit ganyan ka mag-isip? Kung magsalita ka, parang tanggap mo na na itinuturing ka ng patay ng pamilya mo. Nasabi pa ni Andrew sa weirdong babae na nasa harap niya ngayon. Hindi naman sa ganon. Pero ayokong ma-stress dahil lang sa pag-iisip na narito ako sa isang isla na may kasamang gwapong lalaki at macho pa. Hindi lang macho, yummy pa. Hayaan ko na lang basta ikaw ang kasama ko. Papikit-pikit pa ito habang kinikilig na nagsasalita. Lalo namang kumunot ang noo niya. Hindi alam ni Andrew kung nasisiraan lang o nagpapanggap lang ito na okay ang lahat. Okay lang sa'yo? Napapamaang pa niyang muling naisatinig. Oo, okay lang sa akin. Iisipin ko na lang na napakagandang panaginip ang lahat. Biruin mo, nasa isla ko kasamang isang gwapong lalaki. Alam mo bang, ito ang pinapangarap ng mga babae? Ang swerte ko naman na magkatotoo sa akin ang isang pantasya para sa iba. Ha? Hindi makapaniwalang nasabi na lang ni Andrew sa dalagang nooy nagpapaikot-ikot pa sa buhanginan habang naglalaro sa tubig ng dagat. Hindi ako makapaniwala. Ikaw lang yata ang taong magsasabi ng ganyan. Isang tao na trap sa isla. Matutuwa pa? Baliw ka ba? Baka naman may sayad ka ha? O galing ka sa pagamutan ng mga may sapak sa ulo? Sana pala hindi na lang ako nagdasal na sana may makasama ako sa lugar na to. Naiiling na lang na nasabi niya sa dalaga habang sinusundan ito ng tingin sa mga sinagawa nitong pagkilos. Kinagabihan ay naunang nakatulog si Andrew kaysa sa kanya. Nakaupo siyang pasandal sa puno habang nakatingin sa dalampasigan. Wala siyang imik at iniisip niya ang kaniyang mga magulang. Mahirap lang sila at siya pang breadwinner ng kanilang pamilya. May mga kapatid pa siyang maliliit kaya ngayong malayo siya sa mga ito, nakadarama siya ng matinding lungkot. Pero alam niyang hindi makakatulong kung ipapakita niyang tunay na nararamdaman niya para sa lalaking nakikita niya na natatakot. Iba ang pamamaraan niya kay Andrew. Alam niyang natatakot ang binata na aminin sa sarili nito na anumang oras ay maaaring tanggapin ng kanilang pamilya na wala na sila. Isa pa, napakaliit ng tsansa na maisip ng mga pamilya nila na may nakaligtas pa sa malaking pagsabog na naganap sa eroplano. Kaya siya, unti-unti na niyang ipinapaunawa sa kaniyang sarili na maaring maisip na ng pamilya niya na wala na rin siya. Bakit malungkot ka dyan? Nagulat pa siya nang makita niya itong nakatayo sa harap niya. Ilang sandali lang ay nakaupo na rin ito sa tabi niya. Wala lang. Maganda ang langit. Payapa ang dagat. Masarap lang silang pagmasdan. Sabi niya at pilit itinatago ang kaniyang lungkot. Sabi ko na, nagpapanggap ka lang kanina na masaya. Nasambit ni Andrew. Mas okay na masaya ang kasama mo kaysa naman iyakin, di ba? Sagot pa niya. Eh, kalahating oras ka nga yatang umaatungal na parang asong umaalulong. Kung nasa syudad tayo,
maaaring hinuli ka na ng mga pulis dahil sa ingay mo. Sabi pang muli ni Andrew na bahagyang natawa sa naalala nitong eksena kanina. Oh, di ba? Napasaya kita? At muli pa siyang bumungis-ngis. Napatingin na lang ito sa kanya at naiiling. Hay, kailan kaya nila tayo mahanap? Naitanong na lang ng binata habang nakatingala sa langit. Ewan ko, nasabi niya. Bukas siguro, magsimula na tayong humanap ng ikabubuhay natin dito. Dugtong niya pa, sabay hikab. Tila nakadama na siya ng antok. Parang ang dali lang, no? Madali lang ba? Actually ako, pakiramdam ko nung unang araw ko rito. Akala ko mamamatay na ako. Hindi ko kayang mabuhay na walang utusan. Isa akong mayaman. At mula pa pagkabata ko, lahat iniuutos ko lang. Sabi pa ni Andrew. Napalunok naman si Melissa. Nagpaparinig ka ba? Huwag mong sabihin na gusto mo kong alilain dito. Kunot ang noo niya at halos malukot ang hilat siya ng kaniyang muka. Natawa naman bigla ang binata sa naging reaksyon niya sa sinabi nito. Ilang sandali pa at wala na itong ginawa kundi ang bumunghalit ng tawa. Nakakatawa ka. Alam mo, you're amazing. Siguro kung magkakahiwalay na tayo, maaalala kita palagi at matatawa ako. Sambit pa nito. Ah, ganon. Tapos sinabihan mo akong baliw. Eh alam ko naman na mababaliw ka sa akin. Napapangiwi niyang sambit sa binata. Talaga? Ikaw nasa isip mo puro kalokohan. Para bang wala tayo sa nakakatakot na sitwasyon. Hindi ka ba natatakot? Bakit naman ako matatakot? Hanggat kasama kita, hindi ako matatakot. Huwag mo lang akong iiwan dito. Tapos noon ay sumiksik siya sa binata. Bakit parang ang laki naman ng tiwala mo agad sa akin? Hindi mo naman ako kilala. Paano kung masamang tao pala ako bago ako mapadpad sa lugar na to? Kung serial killer pala ako? May pananakot niyang naitanong sa dalaga. Sa pagkakataong yon, si Melissa naman ang napabunghalit ng tawa sa mga narinig sa kanya. Wala sa itsura mo ang maging serial killer ha? At kung totoo man yan, papatayin mo ba ako ang nag-iisang tao na makakasama mo? Napapailing na lang itong tiningnan din siya. Hindi nila alam pareho kung pinagtsatsagaan lang ba nila ang isa't isa dahil wala silang choice. Kaya pinipilit nitong maging masaya. O talagang may magaan na pakiramdam ang tila nagtali sa kanilang pareho para maging ganoon kapalagay ang loob nila para sa isa't isa. Napatingin na lang silang pareho sa madilim na kalangitan na puno ng mga bituin. Nagulat pa si Andrew nang bigla na lang niyang ihilig ang kaniyang ulo sa balikat nito. Iyon ang ikalawang gabi na magkasama sila ngayon sa islang yon. Kinabukasan, nauna siyang nagising sa binata. Kaya naman ang una niyang ginawa ay ang lumangoy sa dagat at maghanap ng mauhuling isda na maaari nilang makain. Hindi lang na itatanong ng binata sa kanya, ngunit ang tatay niya ay dating manging isda. Lumaki na siya halos sa tabing dagat, kaya naman ang sitwasyon niya ngayon ay hindi na bago sa kanya. Lumaki at nagkaisip siya sa tabing dagat sa bayan ng Masbate. Pangingisda ang pangunahin nilang ikinabubuhay noon. Kaya lang, nagpa siya silang lumipat at manirahan sa Maynila. Naibenta nila ang sasakyang pangdagat ng kaniyang ama. Doon na sila nagsimulang maghirap sa buhay. Kaya naman, napilitan siyang mag-aral bilang caregiver at pinalad pa rin na makapasok sa bansang Canada. Nang makahuli siya ng mahigit sa 6 na pirasong isda, ay umahon na siya. Nagsimula siyang linisin yon at ihanda ang kanilang pangluto. Talagang matalino at may alam sa buhay bundok at bukid si Melissa. Nagulat ang binata nang magising ito at may naamoy na inihaw na isda. Wow! Paanong nagkaroon ng inihaw na isda? Sambit nito at nanlalaki ang mga matang napalapit sa niluluto niya. O ano, bilib ka na ba? Sabi ko sa'yo, dapat kang magpasalamat na ako ang nakasama mo rito sa islang to. Hindi ka magugutom. Sambit niya na may pagbibiro lamang upang maging magandang umaga nila. Napalapit si Andrew sa kanya at masayang napayakap. Wow! Mahahalikan kita! Ang saya ko kasi may isda! Nayakap nga siya nito at nahalikan siya sa pisngi.
Bahagya naman siyang pinamulhan ng pisngi at lihim na kinilig. Ay nako, nambubola ka pa. Sige na, kumain na tayo. Sambit na lang ni Melissa. Salamat po at may pagkain kami ngayon. Salamat din Lord kasi hulog pala talaga ng langit ang baliw na babaeng to. Bulong pa niya sa panalangin niya. Anong sabi mo? Natatawang tanong ni Melissa dahil alam niyang may sinasabi ang binata na hindi niya gaanong narinig. Kumain na nga sila at pinagsaluhan ang kanilang almusal. Pagkatapos maghanap tayo ng pwede nating gawing bahay. Sa tingin ko matatagalan pa tayo rito. Sambit naman ang binata. Matapos nga nilang kumain ng agahan, naglakad-lakad na sila sa buong isla. Naghanap sila ng pwede nilang magamit na maaari nilang gawing bahay o silungan pansamantala. Nakakita sila ng ilang malalaking puno ng niyog sa kalagitnaan ng isla. Mabuti na lang nga at laking probinsya si Melissa. Talaga palang nagagamit niya ang mga natutuhan niya doon. Inakyat niya ang puno para makakuha ng ilang bunga at mga sanga nito. Talagang kaya mong umakyat dyan? Tanong ni Andrew. Oo, kaya nga lang wala tayong tabak na magagamit pang uka ng katawan ng puno at pangkuha ng mga sanga na maaari nating magamit. Ngunit hindi pa rin yon naging hadlang. Nakakyat pa rin siya at nakakuha sila ng ilang bunga at sanga ng puno ng niyog. Lahat yon ay tinatapon lang ni Melissa. Samantalang si Andrew ay natulala dahil hindi siya makapaniwala sa babaeng kasama niya ngayon. Ikaw ba si Wonder Woman? Nauutal na tanong ni Andrew habang isa-isang tinitingnan ang mga buko na naihulog niya na may kasamang mga sanga. Ha? Bakit mo naman natanong yan? Nakapamewang pangganting tanong ng dalaga. Kasi parang ang dami mong alam, ang dami mong kayang gawin. Sabi pa ni Andrew. Oh, nai-inlove ka na ba? Huwag muna, kasi marami pa akong ipapakita. Baka lalo kang ma-fall at hindi mo na naising malayo sa piling ko. Hay, napapabuga na lang ng hangin na sambit ni Melissa. Naghanap sila ng lugar na sa tingin nila ay hindi maaabot ng tubig kapag nag-high tide at maayos na paligid. Malayo sa mga mababangis na hayop at nagbabagsakang bungang kahoy tulad ng niyog. Tulad kanina, namangha na naman si Andrew kay Melissa. Nagulat siya sa galing nitong maghabi ng mga dahon ng niyog upang gawing bubong at dingding para sa mga haliging kahoy na isa-isa nilang itinayo sa lupa upang maging pundasyon ng gagawin nilang bahay. Para pa rin siyang nananaginip dahil sa galing ng dalaga pagdating sa ganong klaseng pamumuhay. Isang simpleng buhay sa isla. Oh, bago ka patuluyang ma-fall sa akin, pakitalian mo yung bandaryan. Kunti na lang at mabubuo na natin ang bahay-bahayan natin. Masayang bulalas ni Melissa na animoy naglalaro lang. Lumipas pa ang oras at nabuo nila ang mga haligi at bubong na tila kubong gawa lang nila. Kahit papaano ay masasabi nilang ligtas silang makakatulog sa gabi. Ayan! Okay na yan! Sabi pa nito habang nakatingin sa ginawa nilang bahay. Bukas, ako naman ang tulungan mong gumawa ng ganyan. Mahinang sabi niya sa dalaga. Hindi niya alam pero parang bigla na lang siyang napahiya sa kaniyang sarili. Naisip niyang lalaki siya pero mas maraming alam ang dalaga sa kanya pagdating sa mga gawaing tulad noon. Bakit? Mahimig galit na naibulalas ni Melissa. Ha? Kasi okay lang ba talaga sa'yo na dalawa tayo sa kubong yan? Ano kasi? Babae ka at lalaki naman ako. Nauutal na paliwanag niya sa dalaga. Hindi niya may paliwanag sa kaniyang sarili kung bakit tila bigla na lang siyang nakadama ng pagkailang. Pakiramdam niya, hindi na safe pa na magkasama silang matulog sa iisang kubo. Napabuga naman ang hangin si Melissa at napatayo. Sige, kung yan ang gusto mo, di mula ngayon magkanya-kanya na tayo. Ikaw dun sa likod ng isla. Naituro pa nito ang kabilang dako ng dalampasigan. Yung hindi kita makikita kahit na isang saglit lang. Sabi pa nitong pasinghal sa kanya. Napapakamot naman siya sa batok niya dahil sa biglaang pagkagalit nito sa kanya. Naglakad ito sa malayo at napaupo na lang sa dalampasigan hanggang sa humapon. Hindi na niya natiis at nilapitan niya ito na may dala pa siyang buko na hindi naman niya alam kung paano bubuksan upang mainom ang laman noon. Melissa,
Mahina niyang tawag habang papalapit pa lang siya. Hindi siya nito pinansin at niyakap lang ang nakabaluktot na tuhod. Okay, I'm sorry. Na-offend ba kita sa sinabi ko? May nasabi ba akong masama? Pangungulit pa niyang tanong sa dalaga. Nang makalapit siya rito, ay umupo siya sa tabi ng dalaga. Uy, sorry na. Muli pa niyang binangga ng balikat niya ang gilid ng balikat nito. Ang insensitive mo kasi! Singhal ng dalaga sa kanya, sabay muling naisubsob ang mukha sa mga tuhod. Ha? Kaya nga sorry na eh. Hindi mo lang kasi alam ang dahilan ko. Sabi pa ni Andrew na inilapag sa gilid niya ang buko. Sige, mula ngayon bahala ka na lang sa buhay mo. Ako naman bahala na sa buhay ko. Malay mo, may rescuer na dumating bukas o sa makalawa o sa lilipas na isang linggo o isang buwan. Kung gusto mong mabuhay na mag-isa habang hinihintay na mangyari yun, sige, aalis na lang ako. Sabi pa nito na umaktong tatayo na. Ngunit nahawakan naman niya ito sa kamay. Sorry na nga. Okay, sige, aaminin ko na. Sabi niya habang hawak ang kamay ng dalaga. Ayoko kasing masyadong mapalapit sa'yo. Kasi baka hindi ko lang mapigilan ang sarili ko. Baka may magawa ko na hindi dapat. Sabi pa niya sa dalaga habang hindi makatingin sa mga mata nito. Hinila naman ni Melissa ang kamay niya at nagpatuloy sa paglalakad palayo. Pero napapapikit lang ito at ayaw ipahalatang kinikilig sa mga naririnig sa binata. Maghunos dili ka lang, Melissa. Dalagang Pilipina pa rin tayo kahit na kayong dalawa na lang ang tao dito sa isla. Sambit pa nito sa sarili. Ngunit nagulat pa ito nang maramdaman itong bigla ang pagyakap ni Andrew mula sa kaniyang likuran. Ay, pating! Hiyaw nito dahil sa pagkagulat. Oh, ikaw naman ngayon ang nagugulat. Nakangiting bulong ni Andrew sa kaniyang likurang tenga. Mabilis naman niya itong bahagyang naitulak at lumayo siya. Aba, syempre no? Ano, kumain na nga tayo? Nakakaloka ha? Sabay na una na siyang naglakad palayo. Natatawa naman si Andrew na napasunod naman sa kanya. Alam niyang masusundan pa ang mga ganong eksena sa pagitan nilang dalawa. Nang matapos silang maghapunan ng mga natira nilang pagkain kaninang umaga, ay kapwa sila nagpahinga sa dalampasigan. Ang galing no? Para lang tayong nagbabakasyon. Nasabi nito habang nakatingin sa kanya. Sandaling nagtama ang kanilang mga mata at sa hindi niya inaasahang gagawin niya. Tila ba may sariling buhay ang kaniyang katawan at bigla na lang niyang nailapat ang kaniyang mga labi sa labi ng dalaga. Nagulat naman si Melissa at napabangon. Grabe ka ha! Ilang araw pa lang tayong magkasama! Na-fall ka na agad sa akin? Natatawang iniiwas ni Melissa ang tingin sa binata. Ramdam nito ang pamumula ng mga pisngi at tila mainit ang hanging umiihip sa paligid nila. Hindi ko nga rin alam. Isa lang ang narealize ko. Ano naman yun? Nauutal nitong ibinalik ang tingin sa kanya. Hindi ka mahirap mahalin. Ikaw yata yung tipo ng babae na mauhulog ang sino mang lalaking makakasama mo. Mauhulog sa'yo. Naisip na lang niyang tila magiging mainit ang gabing yon para sa kanilang dalawa. Dahil ang mga bagay na nais sana niyang iwasan ay hindi na niya magagawa pa. Ang gabing yon ay pinagsaluhan nga nila nang magkasama sa una nilang gabing pagtulog sa kanilang bahay kubo. Dumaan pa ang mga araw at mga sandaling magkasama sila at ang simpleng paghanga nila sa isa't isa ay tila ba lumalim pa. Napatunayan ni Andrew sa kaniyang sarili na mahal niya si Melissa at handa na siyang mabuhay na kasama ang dalaga sa isla. Hulog na rin ang loob ng dalaga sa kanya. At sa tingin nito, hindi na nito kayang mabuhay pa nang wala ito sa tabi niya. Nang hapong yon, napagdesisyon na nilang magpakasal. Ikinasal nila ang kanilang sarili sa ilalim ng sikat ng araw. Saksi ko ang langit at ang ating Diyos na nasa kaitaasan. Ibinibigay ko ang puso ko sa iyo, Melissa Miranda. Sumusumpa ako at nangangakong ikaw lang ang babaeng aking pakaiibigin. Ngayon, at magpakailanman. Sabi ni Andrew, sabay kuha sa kamay ng dalaga. Ako si Melissa Miranda. Nangangako at sumusumpang si Andrew Ocampo lang ang lalaking aking iibigin.
kahit pa magkaroon ng ibang lalaki sa aking paligid. Iyan ang sumpang aking tatandaan at hindi kalilimutan. Ikaw lang ang aking iibigin magpakailanman. Sabi naman ni Melissa. Tapos noon ay naglapat ang kanilang mga labi. Sa harap ng karagatan sila ay yumukod. Kung iisipin, tila isang malaking kabaliwan ang kanilang ginawang kasal. Para siguro sa iba ay wala iyong bisa. Pero para sa kanila, iyon ay singbisa ng anumang sakramento. Dahil alam nilang naging saksi nilang Diyos sa kanilang pagmamahalan at sumpaan. Ano man ang mangyari at maganap sa kanilang buhay, ay mananatili na sa kanilang puso at isipan ang sumpaang iyon. Patuloy pang ang lumipas ang araw at buwan. Sa kanilang pagbibilang, ay nasa 3 buwan na silang naninirahan at namamalagi sa islang iyon. Isang araw, ay nakakita sila ng inanod na bangka mula sa kalayuan. Mahal! Mayroong bangka! Gulat na sabi ni Melissa. Oo nga no, maaari kayang may malapit pang isla rito na maaari nating mahinga ng tulong? Ano sa palagay mo? Kitang-kita ni Melissa ang tuwa at saya na bumakas sa mukha ng itinuturing na niyang asawa. Oo maaari. Sagot niyang pinasiglang tinig kahit na may pag-aalinlangan. Kung ganon, may chance pa tayong makaalis dito at makaligtas. Mabilis na kinuha ni Andrew ang bangkang yon at hinila palapit sa kanilang pampang. Inayos na yun at tinignan kung may butas ba o wala. Nais nitong makasiguro upang malaman kung magagamit ba nila yon upang makahingi ng tulong. Okay, excited na akong makaalis na tayo dito mahal. Nasabi ni Andrew habang hinahawakan ang kaniyang kamay. Napipilitang napangiti na lamang din siya at nagpanggap na masaya dahil nakita niyang walang pagsidla ng tuwa sa mga labi ni Andrew. Kung siya sanang tatanungin, nakahanda na siyang mabuhay na ito lang ang kasama sa isla na yon. Masaya na siya at handa na sa anumang pagsubok ng buhay na kakaharapin nila dahil salat sila sa lahat ng bagay sa islang yon. Ngunit tila hindi sila magkapareho ni Andrew ng ninanais. Alam mo mahal, pangarap ko makaalis na tayo rito. Tapos mabigyan kita ng normal na buhay. Yung magkakaroon tayo ng maayos na buhay, magandang bahay at kapag nagkaanak na tayo, mapag-aaral natin sa magandang school. Sabi pa ni Andrew habang nakahiga pa sila sa dalampasigan ng gabing yon. Paano naman mahal kung hindi ako matanggap ng mga magulang mo? Paano kung malaman nila na kasama mo ko? Tanong niya na may halong pangamba sa kaniyang puso. Hindi yon. Siyempre ipaglalaban kita. Kapag nasa syudad na tayo, marami kang opportunity. Hindi na tayo mahihirapan sa lugar na to. Sambit ng lalaki. Napabangon si Melissa. Hindi ba pwedeng dito na lang tayo? Magkasama tayo. Tayong dalawa lang. Mahal kita at mahal mo ko. Hindi pa ba sapat yun? Tanong niya na nangingilid ang luha. Melissa, mahal na mahal kita. At hindi ko pinangarap na mabulok tayong dalawa sa lugar na to. Oo, dalawa lang tayo at mahal natin ang isa't isa. Pero alam mo ang realidad. Hindi pwedeng nandito lang tayo at dito na tayo tumanda at mamatay. Ang realidad, may mga pamilya rin tayo na nagmamahal sa atin at may mga oportunidad na maaari nating tahakin. Paano kung magkaanak tayo? Lalaki sila rito sa isla. Paano na sila? Sad pa ni Andrew. Noon na patunayan ni Melissa na magkaiba nga sila ng pakahulugan sa pagmamahal na gusto nila para sa pamilyang nais nilang buuin. Siya, sapat at kontento siya na ito lang ang kasama. At kung magkaanak sila, naiisip niya na okay pa rin na doon lang sila. Kahit na mahirap, ay masaya naman at nagmamahalan. Sa isang banda, hindi naman din niya makakayang pigilan ng mga ninanais ni Andrew. Alam niyang magiging unfair naman siya sa binata kung hahadlangan niya ang pangarap nito na makaalis sa isla. Nakita naman niya sa mga mata nito na kasama siya sa mga pangarap nito at ang pamilyang binubuo nito sa isipan. I'm sorry, Andrew. Sorry naging makasarili ako. Sorry na kontento ako sa buhay na to na kasama ka. Akala ko kasi sapat na mahal natin ang isa't isa. Pero hayaan mo, ano man ang desisyon mo, ay susundin ko. Sasama ako sa'yo,
kahit saan mo pa gustong magpunta. Ngumiti siya ng mapait at niyakap ang asawa. Kasabay nun, ang matinding dasal na sana ay hindi sila magkahiwalay. Kinabukasan ay maayos na ang bangka at nais nilang alamin kung mayroong malapit na isla na maaari nilang mahinga ng tulong upang kahit papaano ay maiparating nila sa kanilang pamilya na buhay pa sila kahit na 3 buwan na nga ang lumipas. Mahal, sana may malapit ng isla at may mga taong naninirahan doon. Malay mo, makatelegrama o tawag man lang tayo. Punong-puno ng pag-asa na sambit ni Andrew. Siya naman ay tahimik na nakatitig sa mukha ng asawa. Pakiramdam niya, yun na lang ang huling oras na makikita niya ito. Mahal, I love you. I love you so much. Pigil ang hininga at maging ang pagpatak ng luha sa mga mata ay pilit niyang pinipigilan. Mahal naman, huwag ka naman ganyan. Para bang maghihiwalay na tayo eh. Hindi ako papayag na magkahiwalay tayo. Tandaan mo, kahit na anong mangyari, tayo pa rin hanggang sa huli. Maliwanag ba? Tanong nito na nakatitig sa mga mata niya at bahagya pang pinisil ang mga palad niya. I love you. Sagot na lang niya sa mga sinabi nito. I love you too. Habang buhay, mamahalin kita. Sabi pa nitong muli. Ngunit sa tinagal-tagal nilang nagpaikot-ikot sa karagatan, habang lumilipas ang oras ay lumilipas din ang magandang panahon. Unti-unting pumapatak ang ulan hanggang sa lumakas ang pagbuhos nito. Hindi nila alam na ang araw na yon ay ang pagdaan ng malakas na bagyo. Literal na unos ang kanilang pinagdaanan ng mga sandaling yon. Bumagyo at nawasak ang kanilang bangka. Tuluyan na silang nagkahiwalay. Mabilis niyang naimulat ang kanyang mga mata. Nakita niyang puting kisame. Mabilis siyang napabangon. Nagulat ang mga tao na nasa loob ng silid na yon. Nasaan ako? Anong lugar to? Nanlalaki ang mga mata niya habang tinitingnan din ang suot niyang damit at nakatakip sa kanyang mga hita na kumot. Bakit meron ito? Bakit ganito? Nasaan ako? At tuloy na siyang nagwala at nag-hysterical. Andrew! Anak, please calm down! Huminahon ka lang! Sambit ng kaniyang ina habang pinipigilan siya. Tumawag kayo ng doktor! Bakit nakatunga nga lang kayo? Utos pa nito habang pinipigilan ng anak. Dumating naman ang mga doktor at napakalma naman siya. Ilang sandali lang at nakatulog siyang muli. Nagising siyang muli kinabukasan at naalala na niya si Melissa. Naalala niya kung anong nangyari sa kanila sa gitna ng karagatan. Nang sumunod na araw ay nagpatawag siya ng artist sa kaniyang kwarto. Lahat niya yata ng magagaling gumuhit ng larawan ay naroon para lang maipaguhit niya ang mukha ni Melissa upang ipahanap ito. Naiguhit naman ito. Ngunit gumawa ng paraan ng mami niya na hindi hanapin ang babaeng nasa larawan at palabasing nalunod na ito. May nakakita kasi ng kwintas nito sa loob ng bulsa ng suot niyang pantalon. Ngunit inilihim na lang yon sa binata. Kaya naman naisipan ng mama niya na humanap ng bangkay ng isang babae na maaaring paglagyan ng kwintas upang mapaniwala ang kaniyang anak na wala na si Melissa. Lumipas pa nga ang ilang buwan ay nasa ospital pa rin siya dahil sa tinamo niyang trauma kaya kinakailangan pa siyang matingnan ng psychiatrist. Anak! Wala na ang babaeng yun! Kalimutan mo na lang siya! Marami pa namang babae! Ito si Leia! Matagal siyang naghintay sa'yo. Tsaka siya naman talagang fiancé mo bago ka pa nawala. Giit ng kaniyang mami sa gusto nitong mangyari. Mom, si Melissa ang asawa ko. Mahal ko siya. Siya lang ang mamahalin ko. Nagsumpaan kami. Sagot niya lang sa kaniyang ina. Sorry Melissa. Mahal na mahal kita. Patuloy na pagluha at pagdadalamhati ni Andrew habang hawak ang larawang ipinaguhit nito sa mga artist na naroon. Hanggang sa makatulong ang binata, si Leia ang nagbantay sa kanya. Nakita ni Leia na yakap niya ang papel na yon
na may iginuhit na mukha ng isang babae. Sayang, nawala ka na. Pero susubukan kong mahigitan ka sa kanya. Sambit ni Leia sa sarili habang hawak ang iginuhit na larawan ni Melissa. Makalipas ang 3 taon ay nagawa nga rin niyang makarecover sa trahedya at sa inaakala niyang pagkamatay ng kaniyang asawang si Melissa. Yan kasi ang pinalabas ng kaniyang mami. Patay na ang babaeng pinakamamahal niya. Nang sa ganon ay matutuhan na niyang magmahal ng ibang babae. Itinakda ang kasal nila ni Leia noong nakaraang taon lang at naganap yon bago ang halalan. Ganon pa man, hindi pa rin makalimutan ni Andrew ang dati niyang pag-ibig. Kaya naman hindi niya mabigyan ng lubusang atensyon ang bago niyang asawa. Sa loob ng 1 taong pagsasama, hindi man lang niya nagawang sipingan si Leia. Ano bang problema mo, Andrew? Hindi ba ako maganda? Hindi ba ako sexy? Hindi ba babae ang tingin mo sa akin? Tanong ni Leia habang umiiyak. Sa tuwing gabi ay magkatabi sila. Ngunit walang anumang nagaganap sa kanila bilang mag-asawa. Pasensya ka na. Hanggang ngayon mahal ko pa rin siya. Sumumpa kami sa isa't isa na siya lang ang iibigin ko. How dare you do that to me? Malakas na sampal ang ipinadapo nito sa kaniyang muka. Sana hindi mo na lang ako pinakasalan. Kaysa naman patuloy akong nakikipagkompetensya sa isang babaeng matagal ng patay. Sigaw ni Leia. Pero sinabi ko naman sa'yo, diba? Bago tayo ikasal, nilinaw ko sa'yo na hindi ko makakayang gampanan ng tungkuling maging asawa mo sa kama o sa kahit na anong aspeto. Sa papel lang kita kayang pakasalan. Malinaw at mariing sabi ni Andrew. Pero sana man lang binigyan mo ako ng chance na maipakita sa'yo na kaya ko ring mahalin ka ng tulad ng pagmamahal sa'yo ng babaeng yon. Sagot ni Leia habang umiiyak. Hindi niya rin maunawaan ang kaniyang sarili kung bakit hanggang sa mga panahong yon, patuloy siyang dinadalaw sa mga panaginip niya ng mga alaala nila ni Melissa sa isla. Ayaw sana niya ngunit para sa ikagaganda ng reputasyon niya bilang governor, kinakailangan niyang magpanggap na mahal niya ang asawa niya sa harap ng maraming tao. Lumipas pa nga ang 1 taon at namumuno na siya bilang gobernador ng Masbate, isang probinsya kung saan dating namuno ang kaniyang lolo at daddy. Ngayon naman ay siya na ang namumuno. Isang umaga, bigla na lang siyang kinausap ng kaniyang asawa. Andrew, magiging abala na ako sa pag-aasikaso ng mga ibang bagay dahil governor ka na. Siguro mag-hire na lang ako ng bagong assistant mo na mag-aalaga at mag-prepare ng mga gagamitin mo. Okay lang ba akong babae? Tanong ni Leia. Tiwala naman siya dahil alam niyang hindi magagawa pang mambabae ng kaniyang asawa dahil sa humaling na humaling pa rin ito sa namatay na dating kasintahan at itinuturing na asawa. Bahala ka. Tipid lang niyang tugon kay Leia. Maya-maya ay dumating ang mama niya na si Ginang Amparo. Oh, iho, kailan niyo ba ako bibigyan ng apo? Halos 2 taon na kayong mag-asawa. Tanong nito na nagpapalipat-lipat ng tingin sa kanilang mag-asawa. Nagtapo naman ang pairap na tingin si Leia sa kanya. Mama, tanongin niyo po ang magaling ninyong anak. Sabay tumayo ito at umalis sa harapan nila. Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Dati naman ay maayos kayo ni Leia. 3 taon nang lumipas buhat nang makalis ka sa islang yon. Hindi mo pa rin ba nakakalimutan ang babaeng nakasama mo sa lugar na yon? Patay na siya! Sabi pa ng kaniyang mama, tumaas na ang boses nito dahil halatang hindi niya pinapakinggan ang mga sinasabi nito. Bakit ma? Ang papa, patay na rin. Mag-aasawa ka pa bang muli? Ibinalik niya ang tanong sa kaniyang ina. Tumayo lang ito at tinalikuran siya. Walang makatalo sa kaniyang katwiran at paninindigan na patuloy na mahalin si Melissa. Kahit pa sinasabi ng lahat na patay na ito. Nang hapong yon, isang payat na babae na may kaitiman dahil sa nabilad sa araw ang balat nito. Mahaba ang buhok at balingkinita ng pangangatawan ang dumating sa loob ng mansyon ng mga Ocampo. Anong pangalan mo? Tanong ni Manang Flor. Iyon ang mayordoma at pinakamatagal ng katiwala sa bahay na yon.
Ako po si Mel. Short for Melissa. Sagot ng babae. Ah, sige. Sasabihin ko kay Madam na ikaw yung assistant na nag-a-apply. Ngunit sakto naman na palabas na rin ang asawa ni Andrew na si Leia. Okay na siya. Wala na akong time na mag-interview pa. Tsaka bahala ang sir mo. Huwag na ka mo siyang mag-inarte kasi wala namang ibang available. Sabi pa ni Leia na hindi man lang tinapunan ng tingin ang babaeng si Mel. Oh, narinig mo. Halika na para malaman mo na ang magiging trabaho at kwarto mo rito sa mansyon. Aya pa sa kanya ni Manang Flor. Sa kusina muna siya nito dinala. Iha, kumain ka na ba? Tanong pa nitong muli sa kanya. Sige, kumain ka na muna. Wala pa naman si Sir. Sabi naman ni Elsa, isa sa mga tagapagsilbi roon. Naroon din si Alvin, ang driver ni Andrew, at si Mang Canor, ang hardinero. Isa-isang pinakilala sa kanya ang mga yon. Ako nga pala si Mel. Tagaroon ako sa lugar malapit sa playa, yung maraming nagbebenta ng mga isda. Paliwanag niya sa mga ito. Ah, kaya pala sunog ang balat mo eh. Sayang at maganda ka pa naman. May anak ka na ba at asawa? Tanong pa ni Elsa. Tumango muna siya bago sumagot. May anak na ako pero wala ng asawa. Maiksi niyang tugon. Ha? Bakit naman? Nagtataka pang tanong ng mga ito. Ay naku, ang dami niyong tanong. Mabuti pa ay bumalik na kayo sa trabaho ninyo. Si Mel ay hindi katulong dito. Assistant / caregiver siya ni Sir. Aasikasuhin si Sir sa mga pangangailangan niya at nang hindi na namumroblema si Ma'am Leia. Bakit naman? Ah, hindi pa rin sila okay na mag-asawa. E paano si Sir? Hanggang ngayon mahal na mahal pa rin yung ex niya na namatay na. Bulong ni Elsa habang nagsasalita sa kanya. Uy Elsa, masyado kang chismosa. Saway naman ang dalawang lalaki. Hello pala. Ah, single pa ako. Ready to mingle. Ikaw ba? Tanong naman ni Alvin. Ngunit narinig na nila ang pagtawag ni Gov. Oh, tawag ka lang ni Gov. Sambit pa naman ni Mang Canora. Sa buong araw ay naipaliwanag ni Aling Flor ang lahat ng kaniyang gagawin. Siya ang mag-aasikaso ng mga kagamitan ng amo niyang lalaki. Simula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki nitong isusuot. Na magtungo siya sa salid nito, humantad sa kaniyang malaking larawan ng wedding photo ng mag-asawa na nakasabit sa dingding. Habang nakatitig siya, tila may naaninag na siyang kakaiba sa mukha ng lalaki. Kinapa niya sa kaniyang bulsa ang kaniyang salamin ngunit naalala niyang nasa loob pala ng bag niya na naiwan niyang nasa kaniyang silid. Inilapit din ni Manang Flor ang silid niya sa silid ng mag-asawa para nga daw kung ano ang kailangan ni Gov ay maibigay niya. Nang sandaling yon ay nagbalik sa mga alaala niya ang mga dahilan ng paglabo ng kaniyang mga mata. Sa tagal ng panahon na nakababad siya sa dagat bago siya nakuha ng rescuer. Matagal siyang nakatitig sa sikat ng araw sa gitna ng karagatan. Iyon ang dahilan kung bakit palagi siyang nasisilaw sa sobrang liwanag at tila nagkaroon siya ng trauma, isang bagay na hindi niya kayang mapaglabanan. Nawawalan siya ng malay, ngunit sa pagdaan ng panahon ay unti-unti na itong gumagaling. Kaya lang, nanatili ng malabo ang kaniyang tingin sa mga bagay na malayo sa kaniya. Nang gabing yon, tulog na ang lahat. Ngunit kararating lang ni Andrew at medyo nakainom rin siya. Narinig niyang tumunog ang bell, hudyat na kailangan ito ng tulong. Kaya naman, lumabas siya upang puntahan ng amo. Sir, ayos lang po ba kayo? Tanong niya sa amo. Mukha ba akong ayos? Tingnan mo ang kalagayan ko. Sino ka ba? Masungit na tanong nito habang sumusuray. Ako po si Mel. Natitigilan niyang sagot dahil biglang tumumba ang lalaki at nasalo naman niya ito. Pilit niya itong dinala sa loob ng silid ng mga ito sa pag-aakalang naroon din ang asawa nito. Ngunit hindi pala umuwi si Leia ng gabing yon. Habang inihiga niya ang lalaki, hindi niya nakikilala ang mukha nito dahil sa dim light lang ang nakabukas na ilaw. Melissa, Melissa, mahal na mahal kita. Nasambit ng amo niya. Nagulat siya sa sinabi nito, maging sa boses na narinig niya. Nang tumihaya ang lalaki at tumapat sa liwanag ang mukha nito,
napatakip siya ng bibig dahil sa gulat. Paanong nangyaring? Natitigilan niyang sambit. Napaatras siya dahil sa pagkabigla. Hindi niya inaakalang si Andrew ang lalaking yon. Matagal pa siyang nakatayo sa gilid ng kama nito at pinagmamasda ng lalaki. Melissa, mahal kita. Bumalik ka na. Mahal ko. Patuloy na sambit nito at pagbanggit sa pangalan niya. Patuloy na inayos ni Mel ang mga damit ng amo. Pinunasan niya rin ito at pinalitan ng damit. Maging ang panloob nito ay nagawa niyang palitan nang walang pag-aaninlangan. Sapagkat hanggang sa mga sandaling yon, hindi pa rin siya makapaniwala na si Andrew ang lalaking yon na kaniyang binihisan. Kinabukasan ay nagtangkanan siyang magpaalam at plano niyang hindi na bumalik. Alam niyang may asawa na ang lalaki at ayaw niyang masira ang pamilya ng lalaking pinakamamahal niya. Talaga bang aalis ka na lang? Tanong ni Leia. Naroon na ito ng umagang yon. Opo ma'am, pasensya na po kayo. Sagot niya at nakayuko pa siya. Isang buwan lang, kinakailangan ko lang magstay ng 1 week sa Manila. Baka naman pwede mo akong pagbigyan, sige na. Sige kahit pagbalik ko ay umalis ka na. Pakikiusap pa nito sa kanya. Nagkataon naman na kailangan niyang pera dahil sa inaatake ng sakit na hika ang anak niya. Wala siyang balak na ipaalam sa ama nito ang tungkol sa anak nila. Bakit ganun? Kung kailan natanggap ko nang wala ka na sa buhay ko, sa buhay namin ang anak mo, Andrew. Bakit nagkita pa tayong muli? Gayong hindi na tayo pwedeng magsama. Umiiyak niyang sabi sa kaniyang sarili habang nasa loob siya ng kaniyang banyo. Itinoon niya ang sama ng loob niya sa pagkuskos ng inidoro at paglilinis noon. Kinabukasan ay yukong yuko siya at isinabog niya ang kaniyang buhok sa kaniyang muka habang inihahanda ang mga damit ng amo. Tapos na itong maligo bago siya ito tinawag. Nang mailabas na niya ang damit nito ay aalis na sana siya. Kaya lang bigla siya itong tinawag. Hey, can you please help me to put my necktie? Sambit nito sa kanya. Napahinto naman siya at mabagal na kinuha ang necktie nito at inilagay niya yon sa leeg nito habang pasimple niya itong tinititigan. Nakakunot naman ang noo nito sa kanya. Hindi mo ba kayang hawiin yung buhok mo? Nakasabog kasi sa mukha mo. Hindi ko nga makita ang mukha mo eh, bukod pa sa suot mong salamin. Tumikim muna siya. Nakita naman niya na may isang box ng face mask sa ibabaw ng vanity mirror. Kumuha siya ng isa roon at agad niya yung sinuot. Sorry sir, may sipon at ubo po ako. Bilang bawal po kayong mahawa kaya po nagsuot ako nito. Okay, sige na. Okay na ba ang gamit ko? Tanong nito. Opo, pwede na po kayong umalis sir. Sabi pa niya, sabay tatalikod na. Sumama ka, mamimili ako at titingnan ko ang lagay ng mga lugar dito sa Masbate. Utos pa nito sa kanya. Ah, sir, di ba po dito lang ang work ko? Bakit po kailangan ko pang sumama? Bakit ba mas marunong ka pa? At mamaya, alisin mo na yung mask mo. Naiirita pa nitong bulyaw sa kanya. Hindi niya akalain na napakasungit pala ng lalaking mahal niya. Habang nasa pamilihan sila, hindi sinasadyang may nakabangga sa kanyang lalaki at kamuntik na siyang matumba. Mabuti na lang at nahawakan siya ni Andrew. Ano ba? Ang lampa mo naman. Kay dali mong matumba. Sabi ni Andrew. Napalapit naman ang mga bodyguards nito sa kanila sa pag-aakalang may kaguluhan. Okay lang po ba kayo sir? Ang mabuti pa po ay bumalik na tayo sa opisina ninyo. Sabi ng bodyguard niya. Habang nasa sasakyan sila, magkatabi sila sa likod ng van. Hindi niya akalaing makakatulog pala siya at aksidenteng natanggal ang mask na suot niya at nahawi naman ng hindi sinasadya ni Andrew ang buhok niya. Hindi na rin niya kasi namalayang napahilig siya sa balikat ng kaniyang amo. Napatingin ang bodyguard niya sa kanila, ngunit sumenyas lang siya na huwag maingay. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ang mukha ni Mel. Mabilis siyang napaayos ng upo at pinakatitigan ng babae. Gulat na gulat si Andrew, ngunit sinikap nitong magpakahinahon at hindi mag-react nang makita ang mukha ng katabi niyang babae. Tumagal pa si Mel ng ilang linggo sa kahihintay niya sa asawa nito na ang pangako ay weeks lang,
ngunit mag-iisang buwan na siyang caregiver ni Andrew. Natatakot siyang makilala siya nito at hindi na siya makaalis pa. Isang gabing umuwi naman ito ng lasing na lasing. Alam nitong walang umaasikaso rito kahit na si Leia. Hindi nito inaasikaso ang asawa dahil sa ayaw nitong magpaasikaso kung lasing. Ngunit hindi natiis ni Mel. Inasikaso niya ito. Hindi niya alam na hindi pala gaanong lasing si Andrew. Palihim lang siya nitong pinagmamasdan sa lahat ng mga kinikilos niya. Hindi niya alam na nakamasid ito sa bawat galaw niya. Kaya naman, isang bagay ang nabuo sa isipan ng lalaki. Maaring niloko siya ng kaniyang ina at ang lahat ay kasinungalingan lang. Maaring buhay ang babaeng minamahal niya at narito na nga sa kaniyang harapan. Nang lumabas siya ng silid nito, bumangon si Andrew at naiiyak na nakatitig lang sa pintuan kung saan siya lumabas. Lubos na nagpapasalamat dahil ang akala niya ay hinanap siya ni Melissa. Maaga siyang naligo. Ang plano niya ay umalis na bago pa malaman ni Andrew na siya si Melissa. Pakiramdam niya ay may kakaiba kagabi sa lalaki. Ngunit bigla na lang siyang nakarinig ng mahihinang katok. "Sino yan?" tanong niya. Ngunit katok lang ang naririnig niya. Hindi pa rin nagsasalita ang taong nasa labas. "Sino nga kasi yan eh?" tanong na naman niya. Naiinis na siya dahil sa hindi nito pagsagot sa tanong niya. Kaya mabilis niyang binuksan ang pintuan ng kaniyang silid. Pagkabukas niya, laking gulat niya nang bigla na lang pumasok sa kaniyang silid si Andrew. Sinara nito ang pintuan ng kaniyang kwarto. Anong ginagawa mo rito?" "I can't believe it! Kamukhang kamukha mo si Melissa! Ikaw ba si Melissa?" Nanlalaki ang mga matang tanong ni Andrew. Mabilis nitong nahawakan ang mukha niya, tsaka yun sinunggaba ng mariing halik. Patuloy naman niya itong tinutulak. "Ha? Hindi po sir, hindi ko po kayo kilala. Ngayon ko lang po kayo nakita." Pagsisinungaling niya pa sa kaniyang dating asawa. Kaya lang, dahil sa tindi ng pangungulila nito sa kanya, tila bingi ito sa lahat ng mga salitang sinasabi niya rito. Buo ang paniniwala ni Andrew na siya si Melissa at hindi naman ito nagkakamali. Kaya naman, nagawa nitong sapilitang angkinin si Mel. "Sir, wag po! Wag mong gawin to! Mapapahama ka lang! Masisira ang pangalan mong iniingatan!" Naluluhang sambit ni Melissa. Hindi dahil sa hindi niya mahal o gusto si Andrew, kundi ayaw niyang masira ang pangalan nito bilang governor. "Wala na akong pakialam! Matagal nang wasak ang buhay ko simula nung nawala ka!" sambit ni Andrew habang patuloy siyang inaangkin nito. Tanging luha na lang ang patuloy na umagos ng mga sandaling yon mula sa kaniyang mga mata. Hindi luha ng galit o hinanakit ang nararamdaman ni Melissa, kundi awa para sa lalaking minamahal niya at ama ng kaniyang anak. Dahil ngayon niya nalaman na mas naging miserable ang buhay nito sa nagdaang 3 taon. "Pwede bang ibalik na natin ang dati? Please, I'm begging you. I really miss you. Kung mahal mo ko, dapat pinalaya mo na ako sa isipan mo at naging maligaya ka sa buhay mo. Bakit hinayahan mong sarili mong mamuhay ng miserable?" Tuluyan nangang naiyak si Melissa. Gusto man niyang aminin na siya si Melissa, hindi niya magawa dahil ayaw niyang mapulaan o masira ang iniingatang pangalan ng ama ng kaniyang anak. Sinikap niya itong pigilan, ngunit malakas si Andrew. At isa pa ay tunay na nananabik na rin siya sa lalaking mahal niya. Kahit kailan, hindi siya tumigil na mahalin ito, kahit na inakala niya na patay na rin ito. Nang matapos siyang angkinin ni Andrew, tumayo ito at nagbihis. "Umalis ka na, kung ayaw mong ulitin ko pang nagawa ko sa'yo. Alam kong ikaw si Melissa. Hindi ako pwedeng magkamali." Saad ni Andrew. Napabangon si Mel upang baliin ang sinasabi nito. "Hindi ako! Tumigil ka!" Natahimik naman siya. Paano mong nalaman?" Iyon na lang ang tanging natanong niya. "Dahil alam ko. Alam ng puso ko. Bakit ka nagsisinungaling?" "Dahil mali ito. Mali ang ginawa natin. May asawa ka na. At kasal ka na sa kanya."
Mahina niyang sabi habang binabalot ng kumot ang sarili. Paanong sumpaan natin ang kasal natin sa isla? Isa lang yun kasal-kasalan. Wala yung bisa sa batas. Pero dito at dito. Isa-isa nitong itinuro ang puso at sentido. Iyon lang ang kasal na may bisa. Ikaw lang ang itinuring kong asawa sa buong buhay ko. Mahal na mahal kita, Melissa. Bakit di mo ko hinanap? Kung ikaw nga na may pera, hindi mo ako nagawang hanapin? Ako pa kaya? Hindi mo alam ang naging sitwasyon ko. Mahirap ipaliwanag at tapos na ang lahat sa atin. Tumayo siya at nagbihis na rin. Hinagilap niya ang maleta niya at inayos yon. Ngunit pinigilan siya ni Andrew at yumakap sa bewang niya. Ayoko nang mangulilang muli sa'yo. Dito ka lang. I'm begging you, Melissa. Pero hindi tama to. Ayokong gawin to. May matatapakan tayong tao. At isa pa, may tungkulin ka sa bayan. Mawawala ng respeto sa'yo ang mga tao. Paano na lang ang pangalan mo? Ayokong sirain mo lang ito ng dahil sa akin. Nasabi niya sa lalaking minamahal. Kung ibabalik lang ang oras na napadpad ako doon, pasasalamatan ko yon. Hindi ako nagsisisi na nakilala kita. Mahal na mahal kita. Sana'y palayain mo ng sarili mo. Palayain mo na ako at kalimutan. Umiiyak na sabi ni Melissa sa kanya. Bakit nagpakita ka pa sa akin kung iiwan mo lang din pala ako? Hindi ko naman alam eh. Hindi ko alam na ikaw at ang governor ng lugar namin ay iisa. Pero kalat ang mukha ko sa mga campaign poster. Hindi mo ba ako nakikilala? Hindi. Kasi hindi ko na nakikita ang mga bagay na malayo sa akin. Paliwanag niya pa sa lalaki. Basta, hindi ka aalis. I will continue to love you. Hindi ko na kayang mawala ka. Kung kailangan kong talikuran ko na ang lahat ng to, gagawin ko. Maringwi ka pa ni Andrew. Bumalik na lang tayo sa isla. Nagsisisi na ako na hindi kita sinunod na manatili na lang tayo ron. Ang akala ko kasi, hindi tayo magkakahiwalay. Mahal kita, Melissa. Naiiyak siya sa sobrang awa niya sa kanyang minamahal na asawa. Kaya lang, hindi niya ito magagawang pagbigyan. Iyon ang isang bagay na ayaw niyang matutunan ng kanyang anak mula sa ama nito, ang maging makasarili. Hindi na pwede. Tama na ang isang beses na pagkakamali. Kapag inulit pa natin, madaragdagan lang ang sakit ng ating mga puso. Sorry, kailangan ko nang umalis. Hindi na niya napigilan si Melissa. Ang akala niya ay magagawa niya pero hindi ito natinag. Umalis pa rin ito at hindi niya alam kung saan ito nakatira. Ngunit mas mautak siya sa babae. Kahit anong sinabi nito, nakalimutan niya ito, alam niyang yun ang isang bagay na hindi niya magagawa. Lalo pa nga at alam na niyang buhay ito. Samantalang nagbalik si Melissa sa Aplaya, kung saan malapit sila nakatira ng kanyang anak at mga magulang. Ang ibang kapatid niya ay nagsipag-asawa na. Hindi niya alam na pinasundan pala siya ni Andrew ng araw na umalis siya. Kaya nalaman nito ang tirahan niya. May kalahating oras na pala itong nakatayo sa labas ng bakod na kahoy nang hindi alam ni Melissa. Mama! Mama! Gutom na ako! Sigaw ng batang lalaki na may edad 3 taon. Alam nitong nasa 3 taon na mahigit ang batang tumatawag sa kanya ng mama. Nanlaki ang mga mata ni Andrew. Lalo na nang makita niya ang mukha ng bata. Kitang-kita niya ang malaking pagkakahawig nila sa isa't isa. Lumakas ang tibok ng puso niya, lalo na nang mapatingin sa kanya ang bata. Napalingo naman si Melissa at nanlaki rin ang mga mata nito nang makita siya sa labas ng bakuran. Nakita nito ang mga mata niyang napapatulala at nakatitig sa karga niyang bata. Andrew, anong ginagawa mo rito? Tuluyan na siyang pumasok sa loob ng bakuran. Who is he? May panunuring tingin ang ipinukol ni Andrew sa kanya. Hanggang kailan mo pa itatahago sa akin ang anak ko? Tanong ni Andrew na may himig hinanakit. Hanggang makakaya ko. Hanggang hindi pa panahon. Sabi niya ng mahina. At kailan ang panahon? Kapag wala na ako, kapag pinili ko ng magpatiwakal na lang dahil iniwan mo ko. Yun na sanang gagawin ko ngayon kung hindi ko lang nakita ang anak ko.
Pipiliin kong umalis na lang ng tuluyan sa mundong to kesa ang mabuhay ng miserable. Andrew, puro ka naman kalokohan. Oo, kalokohan. Simula nang mawala ka sa buhay ko, naging loko-loko na ako. Maliban na ikaw ang buhay ko, ang tagal ko nang nagtitiis. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ako tatagal. Niyakap niya ang kanyang mag-ina. Pero paano naman ang asawa mo? Ang mama mo? Paano na sila? Huwag mo na kaming alalahanin. Sigaw ng isang tinig mula sa labas ng kanilang bakuran. Ma'am Leia? Napatayo niyang bulalas. Sundin mo na ang puso mo. Sundin niyo na ang tinitibok ng puso ninyo. Dahil kung hindi, baka lalo lang maging miserable ang mga buhay natin. Sambit ni Leia. Alam mo na ito, Leia? Tanong ni Andrew. Oo, ako nga ang nag-hire sa kanya para magkalapit kayo. Pagtatapat ni Leia. Paano mo akong nakilala? Sa pamamagitan ng mga larawang, pinaguhit ni Andrew. Itinago ko ang isa doon. Nagpakasal ako kay Andrew sa pag-aasang mapapalitan kita sa puso niya. Pero wala. Mali ako. Bigo ako. Kaya ngayon, ibinibigay ko na ang kalayaan mo, Andrew. Sabay abot nito ng mga papeles na nagsasabing hiwalay na sila at malaya na si Andrew. Nayakap naman ni Andrew si Leia. Thank you so much. You deserve someone much better than me. You deserve to be happy. Bulalas ni Andrew sa kanya. Thank you so much. Dahil wala kang kinuha. Ngayon, may maibibigay pa ako sa taong yun, kung sino man siya. Masaya silang lahat dahil sa naging malaya na ang kanilang mga puso. Natanggap na rin ang kanyang mama si Melissa. Lalo na nang malaman nito na mayroon na silang anak, ang matagal na nitong hinihiling na apo. Nako, ang pogi ni Andre ko! Sambit pa ni Ginang Amparo. Giliw na giliw siya sa kaniyang apo na matagal nilang hindi nakita. Nang iuwi nilang muli si Melissa, ay nagulat rin ang lahat ng naroon sa mansyon na siya pala ang unang naging asawa ng kanilang amo. Ilang buwan pa ang kanilang palilipasin bago sila muling magpakasal. Habang inaayos ang lahat sa kanilang wedding, nagulat ang lahat na sa gitna ng fitting ng gown ay bigla na lang siyang nawala ng malay. Mabuti na lang at maagap siyang nasalo ni Andrew. Nagpatawag agad sila ng doktor at nalaman nilang siya ay nagdadalang tao. Anong nangyari sa akin? Nagtataka niyang tanong kay Andrew. Mahal, mabuti nagising ka na. Hawak pa ni Andrew ang kaniyang kaliwang kamay. Anong nangyari sa akin? Hindi natin naituloy ang pagsusukat. Mahal, kinakailangang bilisan natin ang kasal. Sabi niya. Bakit mahal? Kasi buntis ka at ayaw ko namang magmartsa ka ng malaki ang tiyan. Ano? Buntis ako? Nagugulat niyang tanong. Oo, buntis ka at kailangan mong mag-ingat. Ano ba sa tingin mo? After ka ng mga anak maglakad sa simbahan o ngayon na? Natatawang tanong ni Andrew sa kanya. Now na! Magpakasal na tayo para maging Mrs. Andrew Ocampo na ako at hindi na tayo maghihiwalay pa kahit na kailan. Sagot niya na sinabayan pa ng ngiti sa kaniyang mga labi. Lumipas pa ang isang buwan at naganap na nga ang kasal nila. Kaunti lang ang imbitado at ginawa nilang pribado ang kanilang kasal dahil na rin sa public servant ang kaniyang asawa. Noong una, inakala nilang hindi mauunawaan ng mga tao ang naging paghihiwalay nila ni Leia. Nakilala na rin kasi ito bilang asawa ni Andrew na isang governor sa lugar nila. Ngunit bago naman maganap ang kasal nila, nilinaw nila sa lahat ng tao ang naging sitwasyon at dahilan ng kanilang paghihiwalay. Marami namang tao ang nakisimpat siya sa kanilang kwentong pag-ibig at may ilan pa nga na isinulat ito at isinalibro. Natutuwa raw sila sa kwento ng mag-asawa na nakaligtas sa isang airplane crash. Kahit na maraming pinagdaanan, sila pa rin ay pinagtagpong muli ng kapalaran. Napatunayan nga nila na talagang ang tandahana kung minsan ay dadalhin ka sa iba't ibang eksena ng buhay. Ang pagsasama nila sa isla ay tunay na kakaibang karanasan at ang pag-iibigan nila na kanilang nalampasan. Sa kabila ng inakala nilang pareho ng patay ang isa't isa, ay nanatili pa rin silang tapat sa kanilang sinumpaang pagmamahalan. Natapos ang kanilang kasal ng maayos at masaya.
pagkalipas ng 9 na buwan ay isinilang niya ang kanilang anak na babae na pinangalanan niyang Love Isla upang maalala nila na sa isang isla na buo ang kanilang pagmamahalan. Mahal, naalala mo pa ba ang mga pinagdaanan natin sa isla? Tanong ni Andrew sa asawa habang nakayakap ito sa kanya. Nasa isang beach resort sila at nakahiga sa dalampasigan. Inaalala nila ang mga panahong nasa isla pa sila. Tulad nun ay nakahiga sila sa buhanginan at nakatanaw sa kalangitan. Kahit na malungkot para sa ibang nakasama natin na pasahero, pero naging masaya naman sa atin. Minsan, naiisip ko kung bakit ang buti ng Diyos sa buhay natin. Dahil sa dami ng mga nangyari, eto tayo at muling pinagtagpo ng tadhana. Sambit pa ni Melissa. Oo nga no, sinong mag-aakala? Kaya nga ang daming na-touch sa story natin. Sambit naman ni Andrew. Maya-maya ay narinig nila si Andre na tumatakbo palapit sa kanila. Mama, Papa, gising na po si Elle at hinahanap na po kayo. Sabi ni Andre kahit na maglilimang taon pa lang ito. Nakangiting kinarga ni Andrew ang kaniyang anak at sabay-sabay na silang naglakad pabalik sa kanilang bahay. Minsan pang napalingon sina Melissa at Andrew sa malawak na karagatan. Taglay nila sa kanilang mga labi ang saya at pasasalamat dahil yon ang naging kwento ng kanilang buhay. Samantalang naisipan naman ni Leia na maglakbay gamit ang kaniyang yate. Naisip niyang mamasyal sa iba't ibang klase ng isla. Iyong mga islang hindi pagaanong nakikilala ng mga tao. Madalas siyang mamalagi sa gitna ng karagatan habang nakatingin sa malawak na tubig at kalangitan na nababalutan ng mga ulap. Hay, sana man lang matagpuan ko ang ligaya sa paglalakbay ko sa mga isla. Anong malay ko kung dito ko pala matatagpuan ang aking pag-ibig? Gaya ninyo, sinong mag-aakalang may love pala sa isla? Sambit pa ni Leia nang minsang magtawagan sila ni Melissa. Hayaan mo, ipagdarasal namin na makatagpo mo na siya. Nang sa ganon ay maging maligaya ka na rin sa iyong buhay pag-ibig. Masayang sabi rin ni Melissa buhat sa kabilang linya. Naiisip ni Leia na ang buhay ay sadyang mapaglaro. Kahit na ang isang tao na nasa tabi mo na at inaakala mong para sa iyo na, hindi pa pala. Isa siya sa mga libo-libong mga babae na naghahangad ng masaya at tunay na pag-ibig, tulad ng nakamit na Andrew at Melissa. Bagamat dumaan sa matinding pagsubok ang kanilang pagmamahalan, nanatili silang tapat at matatag sa mga pangako nila sa isa't isa. Nanatili silang kumakapit sa maliit na pag-asang kanilang nakikita, tulad ng kasabihang "No man is an island." Tunay ngang walang taong nabubuhay para sa sarili lamang. Kaya naman si Leia, hahanapin niya ang kanyang the one sa bawat islang kaniyang mapupuntahan. Makita nga kaya niya ito at matagpuan? Atin niyang alamin sa susunod na yugto. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana'y nagustuhan niyo ang kwento ni Andrew at Melissa. Ito po si Dear Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.